Hello everyone, and welcome to another fun and learning episode with me, Teacher Danny. And for this series of episodes, we are going to do arts. Would you like to know more about colors, shapes, sizes, and everything related to arts? Now come and join me as we study the different art forms. And now for this episode, we are going to start with the most basic, which is drawing, or in Filipino, ang pagguhit. Saan? Sa ating pagguhit, kinakailangan mayroon na tayong kaunting kaalaman tungkol sa linya, sa hugis, sa kulay, at sa iba't ibang tekstura ng bagay. Kaya ano pong hinihintay nyo? Ihanda na ang inyong mga materials at simulan na natin ang pagguhit. Welcome to our drawing booth. Sa ating pagguhit ngayon, kinakailangan natin ng marker at color pastel. Napakaraming kulay ang pagpipilian sa ating color pastel. Ngunit, ano-anong kulay nga ba ang mayroon sa isang bahaghari o rainbow? Handa ka na ba? Kung handa ka na, simulan na natin ang pagguhit. Simulan natin ang pagguhit sa mga ulap. Gamit ang mga kurbadong linya, madali tayong makakaguhit ng mga ulap. Gamit muli ang mga kurbadong linya, bumuo tayo ng malalaking kurbado na paglalagyan ng 7 kulay ng bahaghari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teka, hindi na ata kasha. Pang-7. Ayan, buo na ang lalagyan ng ating mga kulay. Paalala, kung hindi mo pa kaya gumamit ng marker, maaaring gumamit ng lapis. Simulan na natin ang pagkulay. Ano nga ba ang unang kulay sa bahaghari? Red o ang pula, tama! Alam niyo ba na ang pula ay tinatawag na mabaya sa Batanes, kanaway sa Maranao, anlabaga sa Pangasinan, at labaga sa Ilocano? Ito ay kulay na katulad sa dugo ayon sa UP Diksyonaryong Filipino. Kaya tandaan, ang pula ay ang unang kulay na matatagpuan sa pinakaitaas ng bahaghari dahil ito ay may pinakamahabang wavelength. Ang susunod naman na kulay ng bahaghari ay ang kulay orange o kahel. Ang kahel ay nagmula sa Espanyol na salita na kahel. Sa Filipino, ito rin ay tinatawag na dalandan. Ang kulay na mamula-mulang dilaw at nasa pagitan ng dilaw at pula sa spectrum. Pagkatapos ng kahel, ano naman ang susunod na kulay? Tama, ang yellow o dilaw. Ang kulay na ito ay nagmula sa Espanyol na amarillo. At ito rin ay tinatawag na biyani sa native language ng mga Tausug. Kaya tandaan, ang yellow o dilaw ang ikatlong kulay ng bahaghari. Anong kulay naman ang ika-4? Tama, ito ay green o lungti. Ang green ay kilala rin bilang berde, lungtian o lungti. Sa mga Tausug, ito naman ay tinatawag na gadong.
sinasabing ang luntian ay ang kulay ng kalikasan. Ano naman ang ikalimang kulay sa ating baghari? Tama! Ang ikalima ay ang blue o bughaw. Ito rin ay kilala bilang azul. Ang azul ay mula sa salitang Espanyol na azul. Ito rin ay tinatawag na balbag sa Iloco at pilo sa Maguindanao. Ito ay ang kulay ng ating kalangitan. At ang ika-anim na kulay ng baghari ay tinatawag na indigo. Ito ay kilalang kulay ng ating kalangitan tuwing takipsilim. Tinatawag itong deep midnight sky sa Ingles. Ayon sa diksyonaryo, ito ay kulay sa pagitan ng bughaw at lila. At ang huling kulay na makikita sa ibaba ng baghari ay ang violet o lila. Ang kulay na ito ay mula sa Espanyol. Ito ay kilala rin na ube, haban, at haban ube. Tandaan, ito ang pinakahuling kulay ng ating baghari. Ayan, nakulayan na natin ang baghari. Ngayon naman, mayroon akong isang tip upang mas mapaganda ang pagkulay gamit ang color pastel. At ito ay sa pamamagitan ng tissue paper o malinis na bulak. Tupiin lamang ang tissue paper at ikis-kis sa color pastel ng dahan-dahan. Tandaan, kahit hindi mo nakulayan ang buong espasyo, gamit ang color pastel at pagkikis-kis, gaganda ang iyong pagkulay. Tandaan din na tupiin ang tissue paper na gagamitin upang malinis na portion ang maikis-kis sa iyong pagkulay. Ito ang baghari na may 7 kulay na pula, kahel, dilaw, lunti, bughaw, indigo at lila. It's drawing time! And a cup on the ground. Draw and color a rainbow. Make sure to apply all the techniques in drawing you have learned in this lesson. I hope in this fun and learning episode, marami kayong natutunan sa arts. At huwag kalimutang i-like, subscribe, at ipamahagi ang inyong natutunan sa arts lesson na ito. Hanggang sa muli, paalam!